Hey guys, magandang gabi sa inyong lahat. So, kamusta po kayo mga ka-legit Tamricans natin dyan? Mga nagagwapuhan at nagagandahan nating ka-legit Adamricans. Magandang gabi po sa inyo. At narito na naman nga po si Gandara para magatid po sa inyo ng mga latest na balita hinggil po sa TVJ and legit Tamricans and of course sa Itabulaga. So, narito nga yung ating pinaka-latest na nasagap sa social media. Ingil po ito sa Tape It Balaga, sa Gisa Gedli na Leorme. Ako, may isa na naman po silang tawag dito? Napakasakit na serye sa Gisa Gedli. Pero bago po natin simulan ang balitaan at talakayan na yan, nais ko po muna kunin ang pagkakataong ito para pasalamatan po ang ating mga walang sawang taga-subaybay dyan na lagi pong nariyan araw-araw na nakikitambay sa ating channel upang makipagkwentuhan sa atin. So thank you so much po, lalong-lalong higit dyan sa ating mga masusugid talagang taga-subaybay. So shout out, big shout out po sa inyo. Kagaya na nga lang po nitong si Sir Nathan. Sir Nathan... Wayne De Vera, shout out. Hello Ate Gandara, good eve sa mga legit Darricans, magandang gabi din po sa inyo. And hi Sir Nathan, iyak na lang dalawang tulongges na sina Isko Moreno at Buboy Villar. So yun talaga po ang mangyayari niyan. Isabay na lang po no, sa mga pawis nila yung kanila pong pag-iyak. Kasi for sure niya masakit din po sa kanila, no, yung kanilang mga naririnig. Bagay na hindi naman nila makokontrol. Sige, tanggalin ulit po nila ng mic, talikuran po ulit nila. Nako, for sure po niyan. Ay trending na naman sila. Hindi trending dahil nagugustuhan, kundi trending dahil kinaiiyamutan. Yun yung disadvantage. Ayun yung hindi maganda. Trending ka nga, hindi naman trending dahil hinahangaan ka, kundi kinaiinisan. Sabi naman dito ni Sir Roy Mogol, shout out po sa inyo. Lagi na nga ako nakakahuli ng tampalpuke pag naglalambat ako sa dagat. Totoo po yan. Kaya hindi ko maintindihan paano po nasabi na bago lang yan tampalpuke na yan. Grabe, napakatagal na po. Elementary pa lang ako. Yan na po ang pangalan ng isdang yan. At natural name po yan. So, dyan ng MTRCB? Bakit sisitahin ng MTRCB? And napapanood ba sa TV? Kasi alam natin na sa television ang MTRCB. Sabi naman ni Sir Roy Mogul pa rin, shout out pa rin sa inyo. Kung totoo yung ratings na yan ng fake bulaga, bakit hindi nila pinupost? Bakit hindi nila yan na ipagmayayabang ni Paolo Contis? 3 weeks na pala yan. Gagawa lang ng rating peke pa. Ng ratings peke pa. Diba sanay si Paolo Contis dyan sa pag mataas ang ratings nila, pinupost niya agad? So, ibig sabihin yan, fake news yan. Ayun na nga, no? Bakit kaya, kung totoo, na 3 weeks na sila pong nangunguna, hindi lang po si Paolo Contis, si Roy. Pati na rin po ang GMA7, ako for sure po niyan. Ay, kapag totoo po yan, talaga pong nangunguna rin ang GMA sa pagpo-post po ng ratings na to, pati po yung mismong page ng tape ink, alam nyo naman. Nung maka 100,000 nga po sila, tuwan-tuwa na. Nakapost po agad sa social media. Lalo pa kaya kapag 3 weeks sila na nangunguna sa ratings. Sureball ipagmamalaki po agad-agad nila yan. Anyway, shout out po sa inyo, Sir Nathan and Sir Roy Mogol. Magandang gabi and stay safe sa inyo. Sabi pa pala dito ni 16, shout out po Miss 16, ha 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 ha, dami kong tawa sa fake it balaga na yan, istorya he, legit Darricans forever. Nakakatawa naman po kasi talaga, biruin mo, proud pa talaga, naka-video pa, 3 linggo na daw na nangunguna ang it balaga.
Tapos, ito namang isa ay very thankful at tuwang-tuwa naman sa narinig. Hindi siguro to aware sa lumalabas po na AGB Nielsen na TV ratings. Kaya grabe ang pagiging thankful. Anyway, narito na naman nga po ang mga kapatid ang mga kaganapan kanina sa Gisa Gedli na kung saan ako ay nabanggit na naman nga po ang sila bossing, no? Yung pinapasalamatan pong Itbulaga, yung bibigay ng mensahe sa Itbulaga, pero si Bossing po yung lumalabas sa bibig ng mga tao. So, ibig sabihin po niyan, kilala pa rin talaga ng mga tao ang TVJ. At hindi po nila basta-basta yan pong mawawala sa kanila. So, napapahiya lamang po sila sa araw-araw na talaga namang gustong-gusto po nilang ipilit yung kanila pong mga sarili. Narito nga guys, panoorin po natin ang nasabing video at kayo na po ang bahalang humusga. Hi! Oh, happy ka? Nakita niyo po ba yun guys? Yan o yung mukha po ni Buboy Villar. Ay, para naman pong nainis, ano? Mukha niya parang nainis o nagalit eh. Napikon po eh sa sinabi ni Kuya. So, yan na nga eh. Biglang lingon po siya talaga eh, no? Biglang kabig ng kanyang leeg. Parang gusto pong mangisdab eh. Buti na lang dito mirik yung mata niya, no? Kasi pag nagkataon ay sigurado, confirm, nag-isnab sa sobrang pikon. Pero yung paglingon niya, ano nga kaya ang dahilan? Meron siyang binabasa doon? Pero hindi eh. Ano nang babasahin niya doon? Kasi after po nito, nabi niya lang ay ano eh. Kumbaga nagbigay lang siya ng mensahe eh. Kapag ka pa naman yung mensahe na binibigay nila yung nakasulat pa eh. Nako, sigurado. Talaga namang masasabihan pa ng pati po message na ibinibigay sa mga nanalo po sa kanila ay scripted pa, hindi bukal sa kalooban. Pero ayun na nga, ano nga kaya ang dahilan? Kung nagbabasa nga po siya, ibig sabihin hindi bukal sa kalooban yung mga mensahe nila kasi nakasulat lahat ang sasabihin. Or umisnab or umiwas lang or tumingin sa camera kung kita ba siya. Pero kita mapapansin nyo nga ano, na bigla pong lumingon itong si Buboy. Opo. Opo. Very good. Happy ka? Bigla eh, napalingon eh. Pagsabing bossing eh. Ayan o. Lingon siya eh. Lingon siya bigla eh. Ano po kayo mga ka-digit tabricans? Anong inyong masisay hinggila po dito? Pa-comment naman sa inyong mga opinion. So another pahiya serye na naman nga po ito. Ika naman ni Buboy Villar. Eto na naman. Na naman. Araw-araw na lamang ano. Or lagi-lagi na lamang. Ika naman siguro nung dalawa, kailan kaya nila matatanggapan o kailan kaya matatanggap ng mga tao na kami na yung nasa harapan nila, hindi naman na wala naman sila bossing dyan. Kailan kaya 101% matatanggap ng mga tao ang Itbulaga? Yun ay kung matatanggap pa nga, meron nga ako nabasang komento guys eh. Baka raw bago pa man lumabas or katigan po ng IPO or na korte man sila Henio Master Joey De Leon ay mas mauna pa po ang Tape Itbulaga na magsara dahil ayun na nga na-renew yung kontrata, ay na-renew po yung
trademark, eh wala naman daw pong advertisers, sponsors, napakaunti pa raw po ng commercial. Baka mamayan yan, GMA Network na mismo ang sumuko sa kanila dahil hindi naman maganda ang nagiging performance ng show. So, pa-comment na lang guys sa inyong mga komento, reaction at sa loobin. And hanggang dito lang po muna ang update natin. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para rin po sa iba pang mga balita.